Ngayon pong hindi na isinama sa 2014 National Budget and Pork Barrel ng mga mambabatas, may bagong sistema na planong ipatupad ang DOH para sa mga nangangailangan ng tulong medikal. Nakatutok si Claire Delphine. Dalawang taon nang nagpapadialysis si Mara sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Isa siya sa mga nakikinabang sa Priority Development Assistance Fund na binibigay ng ilang mambabata sa naturang ospital. Kaya nangangamba na siya ngayong naglabas na ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order sa paggastos sa natitirang PDAF ngayong taon. Isa itong Jose Reyes Memorial Medical Center sa mga pampublikong ospital na nakakatanggap ng PDAF allocation mula sa iba't ibang mambabatas. Taon-taon daw nakakakuha sa rito ng humigit kumulang 20 million pesos na PDAF. At sa halagang ito, 5,000 pasyente raw ang nakikinabang kada taon. Almost 80% namin indigents. Malaking tulong sa kanila kasi individualized diretso sa pasyenteng in need talaga yung nabibigyan. Ngayong porkless na ang 2014 budget, hindi na ang mga mambabatas ang mamimili kung sinong magiging beneficiary ng PDAF. Ililipat na raw ang pondo sa 5 ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang Department of Health na magpapatupad daw ng bagong voucher system. Essentially, what we'll be doing is allocating funds for each of those so-called regional medical center natin kasi doon naman sila usually pupunta. And then, sila ang parang mag-manage. Hindi na dadaan sa kanila, congressman or senator. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.